Hello guys, bali share ko lang yung full experience namin sa El Nido, Palawan. Okay, let's go. So from Manila going to Puerto Princesa via airplane. Then from Puerto Princesa, bumiyahe kami papuntang El Nido via van naman, which is 5 to 6 hours depende yan sa bilis nung driver natin. Pagdating namin sa El Nido, bali dumiretso na kami sa hotel namin, which is the Lime Hotel. Ito guys, ito yung isa sa pinaka magandang hotel dito sa El Nido. So mapapansin nyo yung interior design pa lang, you know, ganda na. The ambience, napaka-komportable. Okay, tara, silipin natin yung kwarto natin. Ayan, may malaki siyang TV, dalawang beds, tsaka may spring shades pa. O, diba? So, ito yung isa sa mga features niya, guys. Oh. Ayan. So, meron ka mga lights dyan, which is the romantic mode. Ano, diba? Ganda. Meron kang warm mode. So, relax lang. Chill lang. Then, the sleep mode, which is kung gusto mo nang matulog. Okay? And, the bright mode, which is pagising mo, yan ang papakita sa'yo yung natural light galing sa labas ng hotel natin. Okay? So, ito. Yan. Yan ang maganda. You know? Yan. The overlooking and infinity pool ng Lime Hotel natin. Yun. Ganda by the sunset, sunrise. Yun. Napaganda tumambay dito. Okay, so kinabukasan after the buffet breakfast, which is kasama na sa package natin sa hotel, dumiretso na kami sa start na ng tour natin papunta sa mga isla dito sa El Nido, ano. So yan si Kuya nagpapaliwanag. So pinapaliwanag lang naman niya yung mga rules and regulations, yung mga do's and don'ts, mga bawal at hindi, mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin sa isla para maging safe tayo, the same time yung kalikasan natin. Okay, so before tayo mag dumating sa first destination natin, so yan pa lang, oh, papunta ka pa lang, yung view, yung matatanaw mo ay napakagaganda na, diba? Sulit na sulit na. Relaxing. Diba? So, ito yung first destination natin, which is the 7th Commando Beach, which is pinaniwalaan na based sa mga story ay meron daw 7 soldiers na na-stranded dito noong World War II. So, kaya pinaniwalaan na 7th Commando yan. Meron namang iba na may mga fisherman daw dati na na-stranded dahil sira yung bangga nila. Then after nilang na-repair bangga nila ay umuwi na sila. Then after a few years, mayroong daw nakakita na may naka-curve dito sa islang to na may nakalagay 7th Commando, na pinaniwalaan na yan yung pangalan ng bangka na ginamit nung na-stranded. Okay? Okay, so malapit na tayo sa Big Lagoon. So before that, kita nyo naman yung mga tanawin, ano, sulit na sa gaganda. Okay, so nandito na tayo. So much better na mag-rent kayo ng kayak para mas ma-explore nyo yung lagoon. Kasi
Sa totoo lang, napakalawak niya. So, kung lalanguyin mo yan, papapagod ka. Para relax lang yung, ano mo, maiikot mo yung mga kada sulok ng lagoon, much better na magkaya ka. So, yun. So, dito pa lang, papunta ka pa lang dun sa pinaka area, sulit na. May mga trees na naka, ano dun sa mga clips natin. Oh, diba? Green trees, yung mga gan, iba talaga. May bato sa harap. Kanan. Kanan? Oo. Ayun, no, nasa kaliwa na. Kaliwa. Kaliwa. Punta mo doon sa lilim. Ayun, doon. Kanan. Sa lilim sana eh. Sige. Turn left. Malalim-lalim pala dito ba? Hanap ka ng malilim, tapos dun tayo. Meron pa pala dun ba, no? Bigla dun yun. Gusto mo dun? Sila kuya eh. Wala na ata dito ba? Babalik na ata tayo sa baba. Ayun, doon. Kaliwa. Doon na dito. Ah, mayroon dyan? Tara. Dito ang pasok. Paganyan. Kasya tayo?
siya to. Yun na nga. Doon tayo pumasok eh. Ha? Doon tayo dyan pumasok. Dito ka pumasok. Dito kasya ba? O, di pasok tayo ulit. Madali lang naman maglamas pasok. O, di ba umatara sila o? Okay, so mayroon palang sikretong kuweba dito. Yan o, explore natin. So, yan, medyo traffic lang kasi marami na eh. Marami na yung mga kasama natin. Yan, medyo traffic lang. Pero maganda dito, magandang tanawin. So, ayan, pauwi na kami. Pabalik na kasi pagod na. Okay, so after ng Big Lagoon, na-explore na namin, pumunta na kami sa Simiso Island para kumain ng pack lunch na kasama sa package. So after namin kumain, pwede ka naman picture-picture, swimming. So after that, dumiretso na kami papuntang Secret Lagoon. So... Okay, nandito na tayo sa Secret Lagoon, which is magpa-park yung bangka natin ay medyo malayo-layo dun sa entrance nya. So we need to swim. So meron naman tayong mga life vest para safe ka, magpapagod ka papunta dun sa entrance nung lagoon. Okay, so ito yung entrance, medyo maliit lang sya, so you need to swim or humiga para makapasok. Ano, kasi may bato dun sa ilalim, medyo masakit eh pag tumama sa tuhod mo. So para mas safe, pinapahiga ng mga tour guide natin, diba, para safe ka pumasok. Okay, tsaka main din yung ano natin, makatumama yung ulo mo sa mga bato, talas pa lang. Okay, yan, safe lang, relax lang. Okay, let's go. Okay, so pagpasok mo sa loob ay parang iba yung ano eh, iba yung temperature, iba yung pakiramdam mo dito sa loob, parang nasa ibang dimension ka. Ewan ko ba. So parang rela, iba yung ano niya, ang ganda dito. Lalo na siguro kung hindi siya naulan. Ano? Yan, medyo may naambon kasi nung nagpunta kami. Okay? So yan, relax lang. So pwede ka mag pictorial, pwede ka na dito mag okay, after a few minutes na nagpictorial, picture taking, ganyan. So, of course, huwag natin kalimutan, nandun pumunta kami sa snorkeling area para makita yung magagandang isda. Iba't ibang kulay. Okay, pwede ka magpakain dito. Yan, so dudumugin ka talaga ng mga isda. So, pwede ka na mag-snorkeling dito, ikot-ikot. Thank you.
go. Okay, so after dun sa snorkeling natin, bumiyahin na tayo pa uwi. So, dito na natatapos yung tour natin, guys. So, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and click the notification bell para mag-updated ka sa mga videos na i-upload natin sa future. Okay, thank you so much. Bye-bye!